Okay, bye bye. Okay, bye bye. Najungye. Oi. After. 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 After coffee. After coffee tea nya. So it's me again, I'm back at Stock TV channel na naman po. So gusto ko pakita sa inyo yung ginagawa namin na malas na gawin yung takip ng ewan ko, basta sa truck po ito ng mga bumbero, yung 119 sa atin 911, sa Korea po baliktad 119 imbis na 911 sa atin, di ba? 911 yun sa atin, di ba? Sa Pilipinas po. So ipapakita ko po kayo sa inyo kung paano namin gawin at paano kami magbuhos ng aluminum. Bale, apat na tao yung pagbuhos dito sa ginagawa namin kasi malaki nga po at medyo may pagka mahirap siyang gawin. So proceed sa ating topic for today. 갑자기 내게 나타나죠 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 안 보면 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나. 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데. I'm going, going, going crazy. I'm going, going, going crazy. 무뎌져버린 내 가슴이 뛰어. I'm going, going, going crazy. Nan amu maldo hal suga opseotji. Chonnune banandaneun iyagiga
널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 안 보면 왜 그러냐고 묻네. 너 때문에 I'm going 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 crazy. Man gago, 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본다. 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데. 나 너의 건강 이건 사랑 같은 시시한 게 아니야. 우리 생긴다면 같이 하자 다야. 나의 주변이 내게 넌 항상 I don't give a 너의 주변이 내게 난 항상 I don't give a 너가 어떤 표정에도 절대 평가하지 않아. 거울 안에 너보다 거울 밖의 사람. 내가 어때 같은 그런 질문하면 난 항상 너에게 I don't give a Won't you call me when you get this? Yeah, 뭐 나도 내게 네가 Yeah, 뭘 해도 내게 네가 brother. we have 10 minutes for coffee time. After coffee tea nya. Yun mga kabulol, sa tuwing alas 13, mayroon kaming coffee break, 10 minutes po yun. So nakita nyo naman mga kabulol. Kaya ako sinishare yung mga videong ganito. Para sa mga kapatid natin o mga kaibigan natin na nagbabalak pumunta ng Korea, alam nila kung anong possible na trabaho ng
pwede nilang ma-adapt nandito. Grabe, malamig na po dito mga kabulol. Yung trabaho po sa Korea, kung yung trabaho mo sa Pilipinas, eh, decente, malinis, kung manager ka doon, pagdating mo dito, baliwala po yun. Kasi karamihan po dito mga kakilala ko lang po, mga nursing sila, pero pagdating po dito, factory worker. May pagawaan ng tela, pagawaan na sinulid. Kagaya ko, nakita naman yung klase ng trabaho ko, eh, medyo marumi at mabigat. Pero sulit naman pagdating sa sahod, di ba? Lahat ng pagod mo, pag nakapagsahod kayo, mawawala yun lahat. Aanin mo yung trabaho malinis kung at saka yung magaan kung 10 beses ang laki ng sinasahod mo kung nasa Pilipinas ka o kung nasa ibang bansa ka tulad dito sa South Korea. Well mga kabulol, maraming maraming salamat po sa mga patuloy na tumatangkilik sa aking mga video. Eh, yung pong video ko, patungkol po ito sa mga sa buhay ng isang OFW sa ibang bansa, hindi lang dito po sa South Korea. Ito ay pagpapatunay na hindi lahat na nasa ibang bansa ay maganda yung kalagayan, lalong-lalo na sa trabaho. Kaya wala po sa trabaho, wala sa ganda ng trabaho mo. Kahit saan ka man makapunta ng bansa, hindi ka pwedeng pumili kung ano yung pwede mong maabutan na trabaho. Ayun mga kabulol, yan po yung aming mga na-harvest na mga kalabasa. Sobrang dami po ngayon. Umakyat po ngayon ako dito sa taas namin na factory. Dito po yung taniman namin ng mga gulay. Ayun po, medyo nakikita nyo tuyong-tuyo na. Kasi nga, lumalamig na, nagpo-pulse na. Indication na malapit na po. Indication na malapit na po yung winter. Malapit na ang mag-snow. Pag nag-snow, ipapakita ko po sa inyo mga kabulol. So ayan mga kabulol, dumaan ako dito sa aming mga pananim na silig. Mga kabulol, sinyal ko po yung video to para na rin po sa ating mga kapatid na nangangarap na makapunta dito po sa South Korea as a factory worker. So kahit pa paano naman magkaroon po kayo ng idea kung ano yung pwede ninyong maabutan na trabaho dito sa South Korea. Kasi alam naman po ninyo na hindi naman po pwedeng pumili. Kahit saan ka pa pumunta bansa, hindi ka naman pwedeng pumili ng trabaho pag nasa ibang bansa ka na. Pero pwede ka magpalipat dito kung papayagan ka ng amo mo. Pero kapag nakalipat ka, ibig sabihin na change company, sayang yung pagkakataon o opportunity na makaabot ka ng 10 taon sa South Korea. Kasi binibigay lang po yun sa mga sincere worker ng tawag po doon sa mga nakaabot ng 5 taon sa isang company. Binibigyan po ng gobyerno ng Korea na privilege na bibili ako. Yeah po guys, nakita niyo po yung 3D job na tinatawag dito sa South Korea sa amin. Yung factory namin, moldingan po kami. Tubugan ang tawag sa inang iba. Casting po sa tawag ng mga iba rin. Moldingan, tubugan, casting ang tawag. Iwan ko kung ano pong ano. Basta sa amin kasi moldingan ang tawag. Sa amin dito, tawag namin. So yan, kung mapapansin nyo, ito po yung aming munting garden. Patuloy na po. Tumubo na yung mga talayip. At saka nawawala na yung mga dahon dahil false na. So ngayon po mga kapatid, hanggang dito na lang po yung aking video. Nakita nyo naman po, pinakita ko na naman po kung ano po yung klase ng trabaho ko rito sa South Korea. Kasi po, pinapakita ko kung ano po talagang kalagayan ko dito, lalo-lalo sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, mga kakilala ko sa Pilipinas, para alam nila at the same time kung ano yung kalagayan ko dito. At saka makapag-share na rin at makapagbigay ng idea sa mga kagaya kong nangarap o gusto nilang makapunta rin dito, para alam nila kahit paano kung ano yung pwede nilang maabutan na trabaho po dito sa South Korea. Isa na po ito sa mga mabigat na trabaho, pero okay naman po yung pasahod. Yun naman po yung pinaka-importante. So yan mga kabulol, hindi ko na po patatagalin to. Maraming maraming salamat po sa mga patuloy na tumatangkilig sa aking mga video. Saludo po ako sa mga OFW sa mansulok ng mundo na kagaya ko. At lagi niyo pong tatandaan, sharing is caring. Stay safe po. Magkita-kita po tayo sa aking susunod na video. Boom.